natin ito, guys. Sorry, i-reset natin yung switch na to. Kasi hindi ko siya ma-access. Then, nasa ano ba yung ano niya, reset? Dito ba? O doon? Yes, I think here. Yo. Ito yun pala. Sorry. Kasi meron akong access point. Tapos yan. Okay na ata. So i-check natin kung ayan. Ayan, nag-reset na. So mamaya-maya palood natin. Try natin na ma-access dito. Kung ma-access natin, ang sabi dito sa instruction ay either magko-connect tayo sa port 1 ay port 24, tapos ilalagay natin yung ating yung IP address na yan. So nag-static na pala ako dito sa aking Ethernet dito sa properties. Then dito sa yes, naglagay ako dyan ng IP, tapos check natin kung ma-access natin dito. Naka HTTPS ba to or what? Check natin kung naka HTTPS. Tapos try natin HTTP kung ma-access natin. So, bakit? So ito guys, na-access ko na. Kasi ang reason pala kaya ko hindi ma-access, kasi naglagay ako dito ng access point. So nakalagay dito sa instruction, ilalagay ko dito sa port 24. So kala ko yung nakakonect sa port 24 yung aking laptop. So check ko ngayon. Tapos maglalagay tayo ng password, admin, tapos yung kanyang password ay wala. And ayan, maglalagay tayo ngayon ng password natin. So sa lab ko nilalagay ko 129. Then yun lang para madali ko matandaan. Actually 129 and 123. So yan, na-access na natin. Maa-access na natin yung switch yan. So admin, lagyan natin yung ating password na admin, tapos yung ating password na 129 123 4 5 6 7. Enter. So oh, please try again. Admin. So, kailangan pa ba nating i-reset ulit? Ayun, naka-in na tayo.